Oo, fake news nga. Laki ng ulo nun. Pantay ba mata nun? Hindi, ang sinasabi ko, yung R&R, malaki ulo na hindi bagay sa bata. Yung puppet? Yung puppet na sinasabi ko, oo. Pero yung kamukha niyang tao, yung nga si Arnold, may pa-imbestiga pang nalalaman eh. Hey! Ano nalalaman ng tao na puro fake news ang nalalaman mo? Ha? Oo, sa about sa hospital, oo. Dinilit niya. Eh, kanina, pag ngayon lang ngayon, mga bago ko bumaba ng building, tinawagan ako ni Rex kaya nung target on air. Boss, may bira sa'yo dito. Pinormal sa akin yung video. Eh, kung hindi ba naman iinit ang dugo ko eh, may nalalaman pang MBI. Ako daw eh, puro mayaman challenge daw. At yun naman pala daw eh, kasyo, ganyan-ganon. Pinangalanan pa ako, Marcos. O, ayan, Arnold, laki mata, klabyo. Fake news ka. Ha? O, sagutin mo to. Alam mo, kung wala kang gagawin para sa mamamayan natin, manahimik ka. Alam mo yon? Manahimik ka. Wala ka nang ginawa kundi magbalita ng fake news. Wala nang makikinig sa'yo. Wala na. Alam mo ba, alos araw-araw na ginawa ng Diyos, puyat na puyat ako. Bakit? Araw-araw, daan-daan toneladang bigas. Araw-araw, magmula nung A1 hanggang ngayon, 735 tons, tonelada na ang dinidispose ko, pera patong ngayon. Kayo ang tanong ko, may nagawa ba kayo para sa maliliit nating mamamayan? Ultimo kulungan, lahat ng kulungan, pinagbibigyan ko na ng bigas. Ha? Ultimo yung ating mga volunteers, lahat ng mga bayan, Quezon, Lalawigan ng Pampanga, Bulacan, buong Cagayan, pati DSWD. Ha? Yung sinasabi mong mga society na china-challenge ko, hanggang ngayon tulog pa, katulad mo. Oh. Galit na tao sa inyo kasi puro fake news ang nalalaman nyo. Oh. Katulad ng mga volunteers na to, naalala nyo ba sila? Naalala ba kayo nila, Arn-Arn? Naalala ba kayo? Oh, wala. Oh, asan ka ngayon? Kawawa ka naman. Wala na manunood sa'yo. Lalo na yung puppet. Ako, wala manunood doon. Laki ng mata eh. Di bagay sa ulo. Nakasalamin pa. Ano? Imbestigahan mo nga yun. Na-imbestigahan nyo ba yun? Na-imbestigahan nyo na ba yung ano? Mga naglalabas ng fake news? Ha? Kakahiya ka, di ba? Bagong gising ako, hindi pa ako nagkakape, hindi pa ako makakain. Bumaba ako rito para masigurado ko na yung mga taga-anti-narcotic, yung mga volunteers natin at yung ibang humihingi ng tulong ay mabigyan. Ngayong Biyernes, Arn-Arn, ngayong Friday, may darating ako rito. 15,000 pieces na kalabasa. Pumunta ka na rito, tatabunan kita ng kalabasa. Tapos yung Antipolo. Hindi Antipolo. Taytay, Rizal at Sampaloc. Abangan mo yon. 10 truck na buhay na manok ipamimigay ko sa mga kababayan natin dyan. Abangan mo yan. Ha? Gusto mo pumunta ka rin doon, makipila ka na magkapakpak ka na rin. Hindi kasi kagigising ko lang eh, mababalitaan ko yung mga banat nitong mainstream media na to. Puro fake news. Ano ka ngayon? Walang-wala ka, no? Subscriber ko, Arnold, sa YouTube ko, 1,000,000. Malalaman na lang lahat, sinungaling ka. Diba? Pinagtatawa ng show. Diba? Naniniwala pa pa kayo sa tao ngayon? Ay, di ba't hindi na? Yun. Kita mo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Bagong gising ako, makakatawagan ako ng isang radio broadcaster. Rex Cayano. Mia Francis, binibira ka ni Arn-Arn at saka ni nung babae. Hindi ko na maalam, pinorward sa akin yung video clip. Ba, ay maanghang nga ang mga sinabi eh. Kailan pa pag alam nyo, pagka may gumagawa ng mabuti, ginagawa nyo ng paraan para masira. Kaso hindi ako masisira eh. Bakit? Proven ang aking ginagawa. Nako mo. Eh kayo, proven na yung mga bunganga nyo malalaki. Hanggang bunganga lang kayo. Ang tanong ko, kayo dyan, may ginawa na ba kayo para sa mga mamamayan? Anong ginawa nyo ngayong COVID? Wala, dumaldal. Ay di, nakakahiya kayo, awawa naman kayo. Diba? Gusto mo pa, hindi kita pagsasawaan.
Bibigyan kita ng panahon. Ang style kasi nito mga media na to, bibirahin ka. Pagbihang kayo. Oh, ang tanong ko, eh, kayo dyan, may ginawa na ba kayo para sa mga mamamayan? Anong ginawa nyo ngayong COVID? Wala, dumaldal. Ay di, nakakahiya kayo, kawawa naman kayo. Diba? Oh, ano, gusto mo pa? Hindi kita pagsasawaan. Bibigyan kita ng panahon. Ang style kasi nito mga media na to, bibirahin ka. Pag habang binibira ka, darating yung kanilang mga alalay. Bigyan mo na lang eka para tumahimik na. Hindi, birahan tayo kung gusto mo hanggang sa matapos tong COVID. Kung gusto mo hanggang magunaw ang Pilipinas, magbirahan tayo eh. Hindi kita atrasan. Bakit? Ako ay totoo. Totoo ang aking ginagawa at aking sinasabi. Alam na mamaya niya. Ikaw, ano? Puro fake news ang nalalaman mo. Bagay, hanap buhay mo yan, diyan ka kikita. Kung hindi ka magsisinungaling, hindi mabenta, walang manunood sa'yo. Oh, tunay ka. Oh. Tunay kang sinungaling. Tunay kang sinungaling. Oh, yan. Alam ng taong bayan yan, oh. Nakikinig sila. Oh. Ikaw sa studio mo, audience mo lang, yung cameraman mo. Eto, audience ko habang nagsasalita ako. Oh, yung mga mamamayan tumatanggap ng ating ayuda. Nakita mo? Oh, gusto mo ng hiyaan? Oh, hihiyain kita. Mananawa ka sa akin, pauulunan kita ngayon. Akala mo ikaw lang mabunganga? Ay nako, putangin na, mabunganga rin ako. Pinakain din ako ng puki ng baboy ng nanay ko nung ako'y bata. Hindi nga, madaldal din ako, matabil din ang dila ko eh. Ito, naka-anim na balik tayo dito, kaka-deliver ng bigas eh. Ito? Nakailang balik ka na rito? Anim na, sir. Ang nag-deliver sa atin, Cagayan, Bulacan, Nueva Ecija. Anim na balik. Ito na lang, tanongin natin. Ito isang pahinante. Mga ilang sako na yung ibinaba mo sa akin? Hindi ko na mabilang, sir. Mabilang, sir, ang dami. May mga 2,000 sako na yung ibaba mo sa akin? Hindi lang? Hindi lang. Ah, nakita mo. Isang delivery pa lang yan. Ha? Hindi na rin niya mabilang kung ganong karami. Tapos sasabihin mo na ako'y humihingi ng donasyon at itinatago ko yung donasyon ng mga bigas. Ikaw ay loko-loko. Bakit? Bakit ako hihingi ng donasyon? San damakmak ang pera ko? Marami akong pinagkukunan. Ikaw, kung hindi ka dumaldal dyan sa studio mo, wala kang makakain. Hinahamon kita. Arn, sunugan tayo ng pera. Hinahamon kita, pati yung kasamang broadcaster. Sige, sunugan tayo ng pera. Pag sinabi ko sunugan, uubusin natin yung pabimigay natin sa taong bayan. Oh, pakiwari ko, hindi lalaban to. Takot mabawasan ng pusing ang bulsa nito eh. Daldal lang ang nalalaman nito. Bunganga lang ang nalalaman nito. Tawagan nyo na si Facebook Philippine. Pa-takedown nyo itong ano ko. Itong Facebook ko. Kasi habang nasa Facebook to, kahiya-hiya kayo habang buhay. Habang buhay kayo magmumukhang tanga, habang buhay kayo magmumukhang inutil sa harapan ng maraming tao. Habang buhay ko kayong kukutsain. Bakit? Eh ngayong may epidemya, imbis na tumulong kayo, puro ngaw-ngaw pa yung ginawa nyo eh. Sisiraan nyo pa yung taong tumutulong eh. Paano kung masiraan ako ng loob? Paano na itong mga mamamayan na umaasa sa atin na hindi nga kayang gabayan ng ating gobyerno dahil kulang ang ating ayuda mula sa national government? Ano, may masasabi ka pa? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Huwag nyo ako sisimulan. Pag sinimulan nyo ako, pag naging umpisang tumabil ang bunga ako, hindi nyo kayang awatin yan. Ayan. Sabi niya, share natin to paulit-ulit mga ka-FLM para makita at malaman ng mga tao kung gaano ka-fake news si R&R ng Channel 7. Yes! Atay ka ngayon, R&R. Bay, babash ka na ngayon, R&R, ng mga supporter ko, R&R. Dapat to, ma-caption to. Sigurado ko, i-delete tong ano na to. Sinishare mo yan. Ha? Nakalive ako dyan, o. Oh, yan. Nandiyan na po. Ayan. Yan na po yung sasakyan. Ayan, ito na yung sasakyan. Ang talaga ng bigas na galing kay Sir Francis. Thank you, sir. Kaway! Kaway kay Arn! The puppet! Sigaw tayo! Sabay-sabay! Fake news!